Welcome to my vlog. Today's my vlog, i-share ko sa inyo yung sari-sari store ko na maliit. So, bago ang lahat guys, kung baguhan ka pa lang sa channel ko, don't forget to like and subscribe and please hit the bell button para ma-notify kayo sa mga futures videong i-upload ko. So, ito guys, ngayon mag-grocery kami para sa sari-sari store ko. So, samahan niyo ko guys. May frets. May frets. Across by me. Strawberry. So hi guys, sabay na po kami and i-display na po namin mga groceries namin na pamilya. So maganda yung tinda namin. So yun. Bye-bye.
So, ito yung mga paninda ko. So, ito guys, may 6 peso siya. So, dagdagan ko na siya. Magiging 7 peso siya. Bawat isa. So, magkano din yun, diba? Yan. Tapos, yan. Ito may mga freyan. Isa, yan. May mga freyan. Tsaka ito din, may mga free. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Asahin ko. Get one free. Okay. Sa 6 na piraso, may free isa. Pag 12 na piraso, may free dalawa. Ayan pala. Ayan. Katulad niyan. Buy 6, get 1. So, ang binta ko dyan is 14 pesos. Yun kasi bintahan dito. So, magkano yung kikitain ko. So, yan. Ito namang yung, ito yung namang binibili lang dito. Lahat kasi guys na display ko dito, yun lang yung binibili nila. So, yan. Yung shampoo ko, ilang klase lang? 4 yata. Yan. At Pantene, then Head and Shoulder, at saka Sun Silk, at saka ano, Dove. Then, ito namang itlog, bili ko sa palengke 7 pesos. So, binibenta ko 8 pesos ang isa. So, may tubo akong piso bawat isa. So, ganun lang guys. Guys, tapos ko nang dinisplay yung mga pinamimili ko. Kasama na doon yung load. So, yung load ko lang na itong binibenta is Globe at saka Smart. Kasi yun lang yung mga laging niloload nila dito. At saka nakabili na rin ako ng sigarilyo. Dalawa lang din yung sigarilyo ko dito. Kasi yun lang din yung binibili nila. So, ganito guys. Titip ko sa inyo yung gustong magkaroon din ng mag-start ng magpatayo ng sari-sari store. Kahit 20,000 guys, pwede na yung magiging puhunan. Kasama na yung drinks. Kasi guys, ito yun eh. Example sa drinks, bibili ka muna ng Sprite, Royal, at saka ko. Kasi yun naman talaga yung kadalasan binibili. So, kung meron pang naghahanap ng ibang drinks dyan, ililistan nyo po siya. So, ito yung mga tips ko sa inyo. Una, bibilihin nyo muna yung mga laging binibili ng customer yung karaniwang binibili nila. Pangalawa, ilistan nyo yung mga hinahanap ng mga customer para next grocery nyo mabili nyo na yun. Tapos pangatlo, mag-iisip kayo ng mga pwede pang i-add sa sari-sari store nyo. Then pang-apat, mag-isip din kayo ng investment para yung kita nyo dito sa negosyo may mapupuntahan. Kasi diba guys, yung hindi ka pa nagtitindahan, kaya nyo mo namang itaguyod yung pang-araw-araw na gastusin. So, bakit hindi itutuloy-tuloy yun? Para naman, may ma-invest ka naman sa kita ng tindahan mo. At ganito lang maliit na sari-sari store mo. Kumikita ka naman talaga guys, kasi mayroong mga free na isa. So, pati yung shampoo. So, doble yung kita mo. Bawat items kasi lang. Yan. Katulad nito, meron siyang free na isa. Bawat, ito, pag may bumili isa nito, meron kang may kita akong 250. Yan. Ako, mura lang yung mga presyo. So, bawat items nito, meron akong kita. Plus, yung free, 13 pesos kasi yung binibenta ko dito. So, diba? May kita din ako. Pati yung shampoo. At saka sa daming items nito, yan. At saka ito yung mga yan lang din mga cans. Ano yun? Magkano po sa sa berry na tag 8 isa nga ito po strawberry Thank you.
wala pa naman akong ano, buong 5. Puro piso. Okay, salamat. May bumili pa. So, ganun lang guys. Kahit maliit lang yung pang-display mo, importante, meron kang income araw-araw. Tapos guys, dito kasi sa ano, kasi sa subdivision kasi yung bahay ko. Pag sa subdivision kasi guys, wala talagang nangungutang dito. Kaya yun ang kagandahan pag dito ka magtitindahan. Kasi pag doon ka sa ano, sa probinsya, sa amin kasi sa yung may tindahan ako sa probinsya, maraming nangungutang, konti lang naman yung bumibili. So, ganun guys. Itong ginawa kong tindahan guys, eh hindi naman talaga to pang tindahan, wala akong balak noon. Kaso lang nung umuwi ako galing abroad, naisip ko rin na maglagay. Kasi para pag mga kailangan ko, eh hindi ko na kailangan pang lumabas para bumili sa ibang tindahan. So, ito lang guys. Kasi, ganito naman kasi yun guys eh. Lahat ng nakuha namin dito sa tindahan, nililista ko yan at binabayaran ng daddy ng anak ko. At meron naman kaming allowance kaya hindi siya nagagalaw. Kaya, nakapag-invest ako ng house and lot na galing income ko dito. Kaya, yun lang guys. Kahit maliit na yung space, basta at least meron kang pang tindahan, kumikita ka kahit nasa bahay. So, ito po, ipakita ko sa inyo kung gaano kaliit ng tindahan ko. Kaya, guys, thank you for watching, guys. Sana na-inspired ko kayo na magtayo ng kahit papano konting tindahan sa mga bahay niyo. Lalo na sa mga housewife or sa mga single mom. Okay, thank you for watching. Bye.